Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito ay ipapakita ko po sa inyo ang pagluluto ng squid balls. At ito na po ang ating mga ingredients na kakailanganin. Unang-una, squid. Mga 21 na piraso po yung ginamit ko. Tapos 1.5 cup ng all-purpose flour. 2 teaspoon ng baking powder. 2 teaspoon ng asin. 1 cup ng corn flour. Bawang na kinayod. Kinayod na loya, kinayod na sibuyas, tapos itong dahon ng sibuyas na kinayod din. Kinayod na carrots. Gagamit po tayo ng mantika para sa ating pagpiprito. Tapos sa ating sauce naman ay gagamit tayo ng 2 tablespoon na brown sugar, 5 tablespoon ng suka, 2 tablespoon ng soy sauce, kinayod na sili, 3 tablespoon na corn flour at saka tubig, 2 eggs. Ngayon po ay imimix natin tong ating squid. Ngayon po ay hahaluin natin. Tapos, i-combine na natin itong ating mga dry ingredients. Unang-una, itong ating all-purpose flour. Tapos, itong ating baking powder. Pagkatapos, ito namang corn flour. Yan, tapos haluin po muna natin. Ngayon po ay isusunod po natin itong ating mga basa na ingredients kagaya nitong sibuyas kasi nagtutubig po siya para malusaw yung ating harina na medyo dry pa. Ngayon ay isusunod na natin itong ating sibuyas na dahon. Tapos ito namang kinayod na luya. Ilalagay na po natin lahat yung ating paminta at saka itong bawang. Magtira po ako nito para doon sa aking sauce mamaya. Gusto ko kasi mayroon siyang bawang. Tapos ngayon ay ihahalo ko na rin po itong ating carrots. Tsaka yung ating asin na 2 teaspoon. Haluin po nating mabuti. Kung medyo basa po yung ingredients nyo, pwede kayong magdagdag ng all-purpose flour. Hindi na po pala ako magdadagdag ng asin kasi yung sauce natin ay may toyo na po. Baka masubrahan po siya sa alat. Ngayon po ay magiging ganito na po ang itsura ng ating squid ball mixture. Tapos naglagay po pala ako ng cooking oil dito para hindi po siya dumikit. Bibilugin nyo lang siyang ganyan. Kahit na hindi masyadong bilog ay okay lang yan. Wala kasi akong pangsukat. Kaya ito na lang kutsara ang gagamitin ko. Ngayon po ay magiging ganito na po ang itsura pagkatapos po nating mabilog lahat ng ating squid balls. Ngayon po ay magpapainit na po tayo ng mantika. Ayan na po, naglagay na po ako ng mantika dito sa ating kawali. Tapos paiinitin lang po natin siya. Tapos pwede na nating lutuin tong ating squid balls. I-try muna natin itong isa. Isasausaw natin. Yan, mainit na po siya. Ngayon, pwede na pong ilagay natin to. Isa-isa lang po para hindi po tayo matalsikan. Tsaka para hindi masira yung pagkakabilog natin dito sa ating squid balls. Masarap po ito pang ulutan or pang snacks sa hapon. Kapag OFW ka, tapos nagluluto ka ng ganito, parang nasa Pilipinas ka pa rin.
hintayin lang po natin na medyo mag-golden brown po yung kulay niya sa ilalim. Tsaka natin babaliktarin. Ngayon po ay nag-golden brown na po yung koran niya. Tapos binaliktad ko na po siya, tapos ganito na po ang kulay niya. Kapag pareho na po silang nag-golden brown ay tsaka po natin hahanguin. Mamaya po, pag nag-golden brown na po lahat, ay ipapakita ko po sa inyo. Ngayon po ay luto na po itong ating squid balls. Tatanggalin na po natin. Ayan. Kapag ganito na po ang kulay niya, ay luto na po yan. Ngayon po ay gagawa na po ako ng sauce sa ating squid balls. Ngayon ay mainit na yung ating kaldero. Maglalagay na tayo ng tubig. Yan, uubusin ko na po yung tubig. Mga 1 cup siguro ang tubig na gagamitin natin. Tapos ngayon ay maglalagay tayo ng toyo. Tapos ilalagay rin po natin itong ating suka. Papakuluin po muna natin yan. Tsaka natin ilalagay yung ating iba pang mga sangkap. Ngayon po na kumukulo na itong ating sauce, ay pwede na natin ilagay itong ating bawang. Tapos haluin lang natin. Gusto ko kasi may bawang siya para mas mabango po yung ating sauce na gagamitin. Tapos ngayon ay pwede na tayong maglagay nitong ating brown sugar. Tapos hahaluin lang natin. Ngayon ay pwede na nating ilagay itong ating corn flour, pero pakunti-kunti lang po ang paglalagay. Baka masubrahan po siya sa lapot. Siguro hindi ko po magagamit itong lahat ng corn flour na nilagyan ko ng tubig. Hintayin po natin na medyo lumapot yung ating sauce. Siguro kulang pa po yan, kaya magdagdag pa po tayo. Kung wala po pala kayong corn flour, pwede kayong gumamit ng cornstarch para sa pangpalapot nitong ating sauce. Hintayin po muna natin na medyo lumapot, saka tayo magdagdag ng ating corn flour. Habang hinihintay po natin ay ipagpatuloy lang natin ang paghahalo. Ngayon po na malapot na po yung ating sauce, ay pwede na nating ilagay itong ating sili na blend natin kanina. Ready na po itong ating sausawan. Ito turn off na po natin ang ating stove. Tapos isi-serve na po natin to para makakain na po tayo sa ating squid balls. Ilalagay na natin tong ating sauce dito sa ating lalagyan. Yan. So ayan na po ang ating sauce at saka yung ating squid balls. Yan na po ang ating finished product. Ayan na po ang ating sauce at saka yung squid balls natin. Napakasarap po. Ayan po yung laman niya sa loob. Ito na po ang ating squid balls at saka yung ating sauce na ginawa ko po. Sana po ay subukan nyo at magustuhan nyo ang reseping ito, at sana'y mag-subscribe kayo at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated po kayo lagi sa aming mga bagong videos. At mag-share at mag-like na rin po kayo. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!